ng egg sila Shrek eh. Oo. So isipin mo, wards pa, parang same lang din naman yung purpose. Dati, nakita ko to si Nisha magpangolier, kasama niya pa si Papi sa Team Secret. Ah. Tapos, natatawa si Papi sa kanya. Oh. Pati siya, hindi kasi niya mapatalbog ng maayos. Wala siyang... Shield crash? Oh, hindi, yung Rolling Thunder niya. Ah, yung gulo. Oh, hindi niya madrive ng maayos si Pangolier nun. So, parang hindi niya napinik right after that. Siguro, nung mga times na kinalaunan, yung mga nakatagal-tagal sila noon sa may TI, dun ko lang din nakita ulit yung Pangolier. Last year yun eh, pero natatawa lang ako. Ewan ko dito kung nag-step up na dito si Nisha. Now is the time. Now is the right time. This is majors though. Malaking DPC points ang nakataya. Pero grabe naman yung stun dito ni Mickey. On point na on point. Towards Stinger, there's gonna be... Ako, may ipit ba? CM. Alay na naman ata, mga kaibigan. Stun? Nope. Umaamba lang. Tinataas ang leki-leki dito nitong si Mickey. But still, no. Up. First blood body just block. Yet. Good body blocks from Schofield. Pero Stinger, wala na siya dito ngayon sa kanyang comfort zone. He's trying to TP out. Wala naman ang pamigil si Mickey. Yun, nakita. Split second. Pero wala na nga siyang stun. Tulad ng nabanggit mo yun, well, that's happening, bounties. Ayan, na-secure naman na ng mga teams natin kahit na may dalawang naghahabulan. May apat pala na naghahabulan dun sa baba. Ay! Grabe, ang ano ni Boxy dito, sobrang committed on the mid lane. Oh, sigred, ako mababati yato. Teka to, lang, par. Kasi kaya pumatay ng undying. Ayan, isang kalabet tapos isang decay pa. Susuntok. Ayun. DDK, sabay isa pa. Hindi na niya gin wala din kasi siyang bota eh. Diba? Oo, walang Windlace or kahit ano. So, mas mauungusan siya ng Venomancer. Tiis na lang din muna mamaya. Mapapatay din kita. Tiis ganyan lang. Ganyan yan eh. Ganyan yan eh. Uy, pero gagawa ng bagong lane. Ayan, hinila kasi. Alam nila na ito pa yung lane na hindi naman magpo-focus si Sacred sa pag-max out ng mga plague ward. So, ito pa yung time na instead of figuring out kung paano mo iti-takedown yung plague wards, kailangan mong malaman dito kung paano lilainan yung Veno at paano mo siya maaharas. Which is nagagawa naman din ni Mickey dito sa may bottom lane. Kasi hindi hihilahin yung creeps dito sa baba kung kaya ni Sacred lumain against Leshrac. Pero alam niya hindi niya kaya, kaya gagawa sana sila ng kakat sana sila ng creeps, pero it didn't happen dahil nga naghabol nitong si Insania. Thanks to Insania. Ang sakit sa ulo dito nitong si Undying. Kita mo yung inaabot nitong si Venomancer. Diba itong si Sacred mismo? Hirap siyang bumili eh. Oo. So, natatrack yung talaga. Creeps? Ayan o, kasi hindi mo gusto na magprayo pa ng mga heal items dito, yeah. Lalo na, wala, lugi ka na, hindi ka na nakakalasit, bibili ka pang tango. Tinan mo yung lasits niya, dalawa. Parang same lang sila ng Earth Spirit, di ba? Eh, yung isa offlane, yung isa Venomancer. Yan. So, hindi yan mabuting balita para sa inyo laning phase, medyo tagilid at magtilt na for liquid. Siyempre, doon lang naman sa may carry side nila. Meanwhile, on the top lane naman, I believe that's a stable lane para sa kanilang dalawa na magkatapat, Broodmother and etong si Troll Warlord, you know, same lang. 8-3 and 8-1, di nakakalayo, denies lang. Totoo. And ito naman ay yung si tawag dito sa CM na pilit na mag-back. Ayaw niya kasi magbigay ng needless casualty dito sa side ng Team Liquid. Dahil nga ang isang Broodmother, once mag-snowball po yan, talagang grabe ang effect sa buong laro. Speaking of which, that's gonna be the top lane. Igo-go na nga si K1. Merong whirling access to at least give some evasion. At eto naman pong si Troll, mapapatay na ata. Finally ni Zai for the first blood, which is brought to us by Rivalry, the official sportsbook partner of the Lima Major. Yan, good luck and bet responsibly, guys. Taas pa nga nakita ang first blood. Taas pa nga namatayan itong Beastcoast sa dinami-dami, pwede namang offlane. Bakit yung carry pa? Yung kanilang napapahirapan. And on the middle lane, okay din naman yung dalawang mid natin. Pero imaginein mo na lang yung teamfight kung sino yung mas magma-matter
pag sakaling nag-rotate si Ember, eto si Mars, and eto si Pangolier. Sino ba ang mas may impact, Zai? Took down trade Crystal lang. Maiden. Trade lang, dahil si K1 nakuha naman si Boxy. Oo. Pero Zai, imaman fight niya dito ngayon si K1. Meron kasi siya ditong web, and there's some evasion as well. So, naipagsabayan na lang siya, pero sa may bottom, insane niya. Nako. Solely shoving itong lane. Inaras niya din itong si Sacred, and Venomancer has to escape. May and decay ito na siya in 3. May mana pa with that Mango. Pero, ayun na, si Scofield. Nabigyan na nga Tombstone dito ng decay. Tombstone drop. Hahabol yung mga zombies. Pero si Scofield, makakabak pa naman dito. Uy! That's gonna be the decay. Dishing out some damage, but not enough para makapatay. Kaso roll in, sabay sipa, insane niya. Magta-take the tower damage, but that's gonna be the decay. Taking itong si Scofield, the Sacred. Labanan mo. Napagtripan pa dito nitong si McKay. Pero si Sacred, napatay na nga si insane niya. Dahil sa poison. Yun na nga, naubos din lahat ng manga doon, ang undying. So somehow, meron pa ring positive side doon para sa side ng Beastcoast. Kasi nakapatay yung undying, pero mapangbibili niya lang yun ng manga sa pagbabalik niya on the bottom lane. Teka, ilalaban na lang dito nila Shock, pero good thing may rolling boulder. Though there's gonna be the stun, it won't be enough. Yan. Para nga mag-survive pa si McKay, Beastcoast. Humihinga dapat pa sa may baba. Oo. Talagang hinga-hinga pa on the bottom lane. Eh, kasi ang hirap din namang lane nandun sa may taas ng Broodmother. Eh. Ayan. Diba? So, dapat somehow yung offlane nyo can offer something new. Oo. And pahirapan din yung carry ng kabila. Pero para dun sa may Troll Warlord, 1.9k net worth against 2.6k net worth. May kalayuan, pero troll is troll. Sobrang bilis yan. Bumawi sa gubat. Kaso nakita ko lang yung gubat pala dito, James, ng Beastcoast, ha? Warded na pala agad. So parang ready na sila. Alam na nalang aalis na yung Troll Warlord. Hindi nakakayanin ni K1 lumain anytime soon on the top lane. So one step ahead sila to play some wards. Pero the killing spree on the bottom. Grabe ka naman, Sacred. Grabe. Ay, mukhang na ano, mukhang nakait niya si Mikkei dito. He's way too low. And natakam dito ngayon itong Silesh Rock. Naka-over ako. Ay, naka-over. Kaya pala pumupuso. Kaya pala niya sinabi kanina na naniniwala siyang sasabay ang Beastcoast. Over. Uy, pero ito 2K na James sa kalamangan ng Team Liquid. Kasi Secret yung natalong lane ng Team Liquid Lesh, makakabalik lang sa pagpa-farm din naman. And yung dalawang lane nila, Pangolier, Broodmother. Smooth. Ganda. Oo, smooth like criminal nga, ang sabi sa kanta. Smooth sailing, mga kaibigan. Okay. At nakakuha din siya ng mga runes. Sakto kasi natatimingan niya lagi. Kasing wala din yung Mars on the mid. Kasi nga nagpo-focus din siya in terms of getting some neutral camp. So, hindi niya nakukuha yung power runes. Buti na lang, hindi rin na pang rotate ng Pangolier. Oo. Kasi pwede lugi sa may baba, and top lane naman din, no, disable sila. So, hindi na lang niya pinipilit. Mm-hmm. Pero magandang dyan si Boxy, pero not enough for the chain disable that they need. Yan. So, si CM nag-pull na dun sa gilid. Somehow, hindi naman siya magugol ng isang broad kasi hindi naabot nung bahay niya. Diba? So, kailangan niya muna mag-chill. Back muna for a while at antayin na lang din itong si Nisha na mag-online bago sila sumabay ng tuluyan. Yes, hintay-hintay na lang muna. So ngayon, back to 1K. Wala pa tayong nagiging rotation. Hintayan muna in terms of items. For Dark Mago, he needs that dagger. What? For Pangong, bibili niya dito. Orb of Corrosion, okay. Okay din, pang push ng towers. So no problem yan. Pati Swashbuckle, magpe-pay off yun. Pero etong si K1 will pay the price for overextending on the lane. Well, etong si Sacred now going towards McKay na makaka-TP out. Eto naman pong si Nisha with the Rolling Thunder trying to take out etong si Sacred. Walang kawala. Etong ang Kikya. Meron naman pong arena into the spear. Undying might die here. There's gonna be insane. Surviving for a while with the magic stick. Nakapag-sustain pa with that. Unat. Beautiful soul rip. Ang unat na mukha, pero napatay pa din siya dito nitong si Sacred.
with, but that's a double kill for Nisha. Stepping up his game on the bottom lane. K1 approaching. Meron bang swashbuckle? Ginamit offensively. Dark Mago, masispear pa dito ngayon itong si Nisha. And this is gonna be bad para sa Team Liquid if ever. Pero Stinger helping out. Swashbuckle lane. He's still alive, but the frostbite will hold him forever. And that's gonna be Nisha surviving with that shield crush. Makunat ang mukha niya. Dalawa yung natapakan, pero patay pa din sa kamay nitong si K1. And that's gonna be Beastcoast turning things around as Stinger approached dun sa ibaba. Isipin mo na lang kung sakaling ni right click ni Pango si Crystal Maiden. Kawawi. Pili ko mamatay yun si CM eh, nang mabody block. Pakala mo ang kunat. Pero ang gandang intentions coming from CM, di ba? And ang gandang play din. Ang galing siya dito sa may outpost side. Uh-oh. Plano niyang ipitin sana si Pango. Medyo nag-extend nga lang sila because of the swashbuckle. And ang tagal din nila na... Tagal din nilang hinahabol si Pango kasi, because of that shield crush. Grabe yung kanyang naging kunat. The more na madadaganan mo sa shield crush, the more armor you get from that. Eh, dalawa yung natapakan niya. Good thing nga, malayo si Mars dun. Paano pa kung kasama si Mars? Ibig sabihin, hindi talaga ganun mapapatay yung isang Pangolier. Oh, mahirap talaga. Lalo na tamatay na yung mga dapat mag-hold on that Pangolier. So, kailangan pa din mag-ingat in terms of positioning ng Beastcoast. Pangolier is a very hard target as of the moment para sa kanila. But in terms of net worth, medyo umu-okay naman na din sa Beastcoast. Yun nga lang, broodmother, lalamang at lalamang talaga. Totoo. The greedy. So, nakikita naman natin ngayon din. All three cores, di ba? Sige, dalawang core dito ng Team Liquid. Lamang na. Disregard na natin yung Broodmother. Pango and Mikkei or Leshrac is still doing great. Mm-mm. Kahit itong si Mikkei, namatay siya ng dalawang beses dun sa kanyang lane. Okay lang kasi nakapag-farm naman siya. Nakaka-catch up siya. May bawi naman din. And for Broodmother, naku, gandang itemization nito. Pipe ang kanyang bibilin. Kawawa talaga si Venom mamaya. Uy. And kung tatagos pa ba yung kanilang damage, K1? Ika-control ng Rolling Thunder. Meron ba siyang masasagasaan in a bit? There's gonna be the shield crush. Ooh. And that's Insania deleting K1 completely. Well, on the top lane, Zai. Naku, okay. Walang nahuli dun sa may taas. Wala naman. And hindi rin kasi nag-iwan si K1 ng one free level para ilagay sana on that. Uy, good lift. Ultimate. Good fade ball. And yun! That's stolen Crystal Nova. Nilamig si Stinger. Grabe nga. Boxy yan. Grabe nga itong player na to, no? Totoo. Grabe mag-step up yung Team Liquid. Iba. Ibang Team Liquid sa ngayon. 11 minutes. Mukhang babangasan na nila itong Tier 1 bottom tower. Pero yung mid naman dito na hawak ng Mars, standing tall pa sa may gitna. Totoo. Meron pang stacks. Di ba? Hati sila dito ang kumukuha. Oh. Bawal pumasok sa classroom. Uy, teka, may batas. Naku, ayun na nga. Naduraan na sila dito ngayon itong si Sacred with the Venomancer. Naku po! Tumagal pa naman si Venom ng bahagya pero Rolling Thunder nandun na, failed to take out itong si Sacred. Nisha though, with a swashbuckle, will give some damage towards Stinger pero na-frostbite. Nisha, kawawi, bad yung kanyang position dyan pero ang kunat, inabutan pa ni K1. Inahanap niya si Stinger eh. Inatry niya na magsama ng isang hero sa Hawkeye. Pero, Zai, taking all the space. Six seconds. Trying Arena to push. Blood? Arena. Hindi na nga umabot. Kung na-spear niya eh, okay sana. Hindi tumatama. Medyo wala sa hulog. Pero tingin ko wala rin TP at ng side ng Beastcoast to go on the top lane. Or even meron silang TP. Walang Poison Nova. Kulang sila in terms of damage. Lalo na kung wala din yung presensya ng CM. Kasi lalo na't ganito, nakulang kayo in terms of damage, dito mo ma-appreciate yung freezing field eh. Yan, totoo. Yung may offer ni Crystal Maiden, pero wala. Crystal Maiden is not nearby. Pero mukhang meron naman silang plano para bumawi. Especially on the top lane, kailangan nilang i-fix itong lane. Kung hindi, tier 2, instant tier 2 to 13 minutes into the game. Oof. Instant Roshan din yan pag nagkataon, no? Nahinawa ka na ng Team Liquid yung sa yung outpost niyo. Pero for Zai, with that quick maneuver, hindi nga siya mauhuli ng rolling boulder dito nitong si
Earth Spirit. Mm-hmm. Diba? So, for Team Liquid, babuelo sila. Sila ata yung mag-go. They know na wala nga dito. Boy, sino ba itong si Sacred? That's gonna be ayun. Venomancer dead. Nisha, Rolling Thunder, and may ipit naman sa Gedli. Itong ako. Si CM, napunta pa sa may cliff. There's gonna be the Freezing Field. Pauulanan itong ang si Tropa, pero Zai will be there to take down Stinger. That's gonna be some trade-offs. Pero Rolling Boulder to escape, and Scuffield's creating so much distance. Nakapag-silence, yun. Another rolling to escape. Pero so, uy! Grabe, di si Dido si Nisha. Oh, hilaan. Kung dito nga naman dumaan, tama ang hula na itong si Nisha. Yan. Pero mautak si Scofield. Nice micro right there. And kahit pa paano, di ba, napiprevent nyo na mag-take ng objective yung Team Liquid dahil yun. Sa sunod-sunod na team fight. Totoo. Pero... eto ah, hindi pinapatay ni Nisha yung kobold na nakuha oh, niya from data. Pet niya yan eh. Mula doon sa kanyang shovel. Tinitignan ko hanggang saan susunod yung pet niya. May BOT ba si Leshrac? Lodi Pet Malu. Lodi Pet Malu. Pag si Leshrac merong boots of travel, pwede niyang... pwede silang mag-go dito oh, ngayon. Pero Stinger, mayayari. Naku, that's a stolen Freezing Field from Boxy. Fade Bolt to finish him off. Sacred, sumama pa. And mukhang yung Beastcoast tinutupinan ng unti-unti. At etong si Earth Spirit, mawawala na nga ng espiritu dito ngayon as Zai gets a double McKay's TP will be stopped. But then again, there's Boxy with a stolen spear. This is how you use it. And Dark Mago is about to die. Naka-up lang yung Bulwark, kaya ka tumatagal, pero it's gonna be a triple for Zai. Apat dapat ang namatay for the side of Beastcoast. Kapalit lang ng buhay na itong si Mickey. Nilish? Hindi talaga worth it yan. And ito yung puhunan ha, ng Beastcoast. Oh, siya, no. Ang kanilang pinagpupundaran. Yuri, pero parang grabe ko Boxy, the MVP, di pa tapos ang laban, may MVP na guys. Grabe naman yun. Boxy. Mahusay, saya, mahusay. No? Gaganda rin kasi ng mga nahuhuli niya. Team wipe yun, tuntutusin. Diba? Rolling ito boulder? Ito si Sacred, oh, parang kaaway niya pa yung mga plague wards niya. Ang baba ng HP ng Venomancer. Nangyari sa'yo, uy. Tinakwil. Susunod na laban natin guys is Team Spirit. Secret at Team Spirit. Oh, ayun, wala lang. Pala si Team Secret, sorry. Versus Tundra. Nasa na ba yun? Ang Team Secret ng kabila, yun sila, JC Bash. Times 3. Ay! Naka 1-1 sila against sa Navi. Yun. Pero patay yata si Secret. Nako, sabi ko na nga pa eh. Nauna muna dito ngayon itong si Boxy, and that's gonna be insane. Yeah, dying as well, but with the Soul Rip, mapapatagal niya, pero... yeah, taps pa din uy, siya. Uy, pumapatoy so, 3v5. Pwede pang mayari dito ngayon si Tropa. Ko, up. Ooh, Rolling Boulder failed. There's gonna be a Beastcoast into that shield crash. Punit. Pumasok sa sarili niyang kabaong. Volunteer. At wala nang mana si Zai, ha? Ubus, pati pantubos. Pero walang buhay to si Sacred, B. Uwi-uwi din. Tingnan natin, ha? Kung ilalaban niya pa. Grabe, ano, ayaw niya talagang mag-back dito, no? Mm-mm. Sinusulit. Pero wala pa siyang Nova, ha? Wala nga. Ayan, yun, no? Na. Sinusundot-sundot siya dito ni Nisha. Naka-arcane ba naman? Yes. Sulit na sulit talaga yan para sa kanya. Pero ngayon, mukhang nakakapatay itong Beastcoast. Yun nga lang, kung hindi niyo mapipigilan yung Roshan, tingko okay lang, first Aegis lang din naman. So, hindi ganong magmamatter. Oo, bigay mo na second Aegis and above. Yan ang mga isecure mo na. Kasi understandable, di pa sila ready. Walang Arena of Blood. Additional no contents. No vision then on this area. So hindi na nila ni-risk pa. And that rush kills brought to us by Vortex for an XPC upgrade. Go Vortex, mga tropa. So 18 minutes na po yung bakbakan natin, pero parang 50 minutes na po sa pinapakita oo, ng dalawa. Bilis ng timing ng Team Liquid, no? Saka Broodmother game din kasi to eh. Yeah. Ibang impact ng Broodmother. Kung yung Venomancer malakas magdepensa ng lane, Broodmother ito, ang lakas niya talaga kumain ng isang lane. Pero gusto ko yung investment dito ng Team Liquid. May they went for that gem. Oh, JB, may tier 1 pa palala.
Oh my God, all yung lanes. Team Liquid, lahat ng lanes. All lanes, diba? And yun nga, na-point out ko, yung gem, sobrang importante on this game. Kung gusto ng Team Liquid, matapos na tong laro, malaking investment yan para matanggalan mo na ng vision yun ng Beastcoast. Diba? And completely eat their map out. Yan, yan, yan. And gusto na nga nilang ipitin talaga yung Beastcoast, pero mali nang pinuntahan yung Team Patay Liquid. Patay si Stinger! Nilamon yung Jabolic. Idik na skill with the lift. May boxy talaga namang MVP. And that's gonna be K1. Nakapag-pop pa ng kanyang ult, but he's about to die. He's being kited left and right. He will fall. Ang galing si Boxy. Kakatipin niya lang doon. And the tier 1 tower effect. Ah, oo. Talagang buhay pa lahat ng tier 1. Troll Warlord, kawawa din dito sa may game eh, no? Even though third chest sa net worth, parang mayat-maya siyang tapang namamatay. Ang tapang na insane niya, ang yabang mo na ha. Porket, oy, pumasok! Porket makunat yung gamit mo ngayon, that's gonna be Earth Spirit dying. Naku. Nasagasaan din si Sacred, may kasunod pa mga kaibigan. Isa-isa yung namamatay. Audition dito ngayon yung Beastcoast. Talaga naman, tatlong minuto pa for that Aegis. Pang-GGhan na ata ito ah. Hindi talaga malabo. Parang same lang din ng game number one, no? Agang lumamang ng Team Liquid. Pero Team Liquid, eh medyo safe sila na lumaro. Kung magaya nila magkamali. Kaya hindi sila basta-basta nag-high ground. Tingin ko, abot tayong next roshan. Oh, the lift. Uy. The rolling boulder, sabay dagger. Mga kaibigan, muntik lang mamatay si Stinger. Wala pero kasama. Itong si Dark Mago, nag-arena. Pero siya yung nabubugbog. There is the fade bolt damage. Ooh. Naanakan pa si Stinger. Sumama pa si Dark Mago. Godlike. And ito na nga si Zai. Godlike indeed. Kasi napakabagal ng Venom. Paki-ending-ending lang dyan sa may Getty High Grounds na nga ba okay ito? Yes! Tatapos na ata ng laro dito ngayon yung Team Liquid. Naiinip na din sila. Dagger already up for Pango. 40? Sino ang inyong tombstone right clicker? Bagal na ito. Secret, may heal pa yan. Na lang. Hindi na. Pero nako, uy! Yung si K1 binuhat, kinarga, patay. Itong si Sacred, ay, that's gonna be the Earth Spirit about to die. Good split Earth, double kill for Zai. Moments away from calling the GG. Itong Beastcoast, mga kaibigan, will this be the last raw? Freezing field, then Nisha. Na, Nisha, nakapag-swash buckle, patay pa nga si Stinger, and that's gonna be K1 dead. Pwede na to itawag, B. On arrival, pwedeng-pwede. Si Dark Mago, la last try pa daw, pero mukhang last cry niya na yan. Oo. And that's a team wipe. Team yun, Liquid dalawang taking letra na lang. That series 2G para dito ngayon sa Beastcoast. Parang wala tayong nakast na dumikit man lang ang laban. Ano ba yan? Mas dikit naman daw to, sabi ng Beastcoast kumpara doon sa game number. Hindi, mas maaga to. Mas maaga to, pero nakaka-kill sila. Nakaka-kill. Yung mga nag-over-over. Pero medyo pumag-asa. Pero hindi nila nagawang patagalin man lang, di ba? Yun ang kaya lang ng Beastcoast, pumatay. Pero hindi nila kayang mag-take ng objective. Wala, lakas ng Team Liquid. Parang ngayon, nakikita na natin kung sino yung mga malalakas talaga sa group stages. Pwede. Parang naitatapat na sila sa mga teams na siguro, parang alam nating lamang talaga sila. Nare-research na din kasi yung bawat laro, ng mga kalaban nila. And for, I think for Team Liquid, they really have this class advantage in terms of this matchup. And Nisha, on a whole new level. Hindi yes, na lang din talaga natin galing na maikumpara dun sa mga nakatapat niya dito ngayon sa Beastcoast. I mean, Beastcoast is good, pero Team Liquid is better. Yes. Diba? So, yun. Sobrang husa. Hindi malabong isa sila sa mga nasa top 3 o kaya nasa grand finals din with the performance na pinapakita nila. Parang ang hirap kasi magugulat ka bigla maglalabas ng Lone Druid. Yung mga ganun trippings. Naka-Leshra-Kerry. Sobrang, yun na nga, nag-Leshra-Kerry, last minute adjustment. Sobrang galing ng Liquid sa ganung galawan. Last minute adjustments, tapos na pull off pa nila. Ganun katindi yung Liquid. Boxy din, guys. Grabe, must watch player talaga si Boxy. Sobrang galing. Nag-step up Rubik dito ngayon. Rubik
parang huwag mabigay yung hero na Rubik dyan. Dati ang mga natatanda akong hero kay Boxy, Centaur eh. Hoodwink ako. Diba? Centaur nung offlane mo siya. Ayun ang mga gusto na Rubik. Hoodwink, yung mga ganyan. Pero mga playmaker pa din. Oo. Diba? So yun na nga mga kaibigan yung ating naging serie. Well, olets man tayo sa bet. Ayan, kita nyo naman. 2-0 for Tundra, 2-0 for Liquid. Will the pattern continue? Sino makaka 2-0 dyan? Team Spirit ba or Tundra? Iyan ang alamin nyo mamaya sa pagbabalik ng KuyaNic. But for me and Diane, we'll be signing off. See you guys tomorrow sa last day ng group stages natin bago tayo tumungo sa playoffs. Goodbye, good night, and see you soon. Simple.